Okay, mga sir, mga ma'am, nag-send ako sa inyo sa Google chat natin, GC, yung BIM sample structural. Pwede paki-download yun siya and then i-save sa one folder. Na-download na po? Sir, saan mo isinisend, sir? Sa... Kapan, sir? Sa... GC. Sir? GC? Sa GC. Sir, putol-putol, sir. Excuse me. Okay, ulit nga, sir. Group chat, ayun, sir. Okay. Pero meron din, sir, sa kwan, sa Moodle. Ah, sa Moodle? Okay. Meron sa Moodle. Thank you, sir. Thank you, sir. Natapos nyo na ang structural. Pero for discussion purposes, i-send ko siya sa GC. Download nyo na. Hindi pa, Sir Loreto. Saan? So Loreto, pwede dito na lang sa chat dito para ma-access namin kasi hindi pa kami naka-ano sa GC natin, sir. Ano pangalan yun, sir? Structural? Sa chat box na po yung binigay ni Sir William po.
Yun daw, yun. Hey, mga sirs and ma'am, why nininintay natin si Sir William, no? Nandyan po sa chat box natin yung file na sinasabi niyang i-download nyo. Pwede nyo munang i-download yan. Thank you. Okay, again po, andyan na po sa chat box yung sample na binigay ni... Siguro ma'am, ito yung magiging grade nila. Okay, okay. Ito yung sinabi. Yes, sir, mga procedure lang ang sinin ni Sir Apps na yan. Mga procedures, paano ang... Ah, ito po. Paano tayo kakatulong kay Sir Apps dito? Ipa-flash ko na lang, sir. Kayo na pong bahala sa ibang ano aspect. Para si Sir Aris, magaling dito. Sir Aris? Sir Aris? Yes, ma'am Bel. Why not we will go on na lang po sa muna sa discussion yung ano, yung sa PowerPoint niya. Okay, sige po. Okay. Sige, so, Sir Lau. Okay. Share screen ako. End ko na. Oh, sige, sir. Sige, stop ko na, sir. Sige po. Okay. So while waiting po kay Engineer William, we will go on muna with the discussion po about introduction ng BIM and plumbing design. So, yung nasa group sa chat box din na sample ng structural plan, paki-download na link na rin po para sa gagamitin natin mamaya. So now, we would like to start na lang muna the discussion while waiting kay Engineer William. So to give us background on BIM in plumbing design, may I call on Sir Aris Sapra. Sir Aris. Good morning, Paul. Clear po ba ako? Yes po, yes po. Good morning everybody. Kumusta po kayo? Morning sir. Good morning po. Okay, habang inaantay po natin si Engineer William, ano, kukwentuhan ko po muna kayo. Kumusta po yung ating mga ginagawang activity? Walang sumasagot, siguro okay naman. Anyway, share screen po ako, ano, para... Nakikita po ba?
Yes po, yes po. Nakikita po ba? Okay. Opo. Yes, sir, yes, sir. Aris, okay. On board na din po ba si Sir Wilbert? On board na? Ah, sige po. Ma'am, dito na, kakarating lang. Ah, okay. Ah, sige okay, okay. Po. Okay. Okay, again, bibigyan ko lang po kayo ng kwento na habang inaantay po natin si Sir Apps. Okay, kahapon po, nagkaroon po tayo ng discussion regarding dun sa electrical. Tapos yung architectural design na pinresent ni Engineer Narag saka ni Engineer Francis. So kung kahapon po medyo pinahirapan tayo, this time medyo hindi naman ganun kahirap. Lalong-lalo na si Lodi ang magpe-present. Ano po? Mamaya po, i-introduce niya sa atin dun sa plumbing environment tayo ni Engineer Wayne. So ano po ba yung BIM in plumbing design? So we have to consider ito po ano. First, there are three principal parts of plumbing. Una, water supply system. Two, water and waste removal system. Then yung pangatlo po yung pag-install na ng mga plumbing fixtures. Okay? Then, at the end of the session, you will be able to create a BIM model of plumbing design by understanding the importance and relevance of BIM and plumbing design, selecting and placing plumbing fixtures, installing and connecting water supply and sanitary lines. So with that, I will turn you over to Ma'am Adel para dun sa importance na iba. Sige Ma'am Adel, ako na po mag-operate dito. Okay po, thank you Sir Aris. So okay, what is the importance of BIM in plumbing design? Sige po Sir Aris, paki next po. So, using building information modeling in plumbing design can encourage many customers to engage with you because it is a very modern and efficient means of designing a plumbing system. So, plumbing is an important option many software developers include in their BIM solutions like Bentley Mechanical, Autodesk Pivot MEP and Vectors Work are some of the most sought after tools used to for plumbing design. So sige po. So balik building yung, information balik ko lang doon sa malaki para hindi ka mahirapan. Sige po. Sige po. Okay. So BIM can help MEP. MEP stands for Mechanical, Electrical and Plumbing designers improve accuracy, save time and money, and optimize their design to reduce conflicts. So MEP, building information modeling tools, give project managers insight to their design to improve collaboration, share data, and speed project delivery from design to construction. So kasi pag wala po tayong exact insight sa ating plumbing project in the area before the start of the construction process, so mahirap no sa isang sa mga investor. So using BIM, you can coordinate all the details during the designing process no and reduce conflicts between mechanical, electrical and architectural design. So this can help to prevent costly changes during the construction. So ito po yung importance in using this BIM in plumbing design. Sige po, next po. So, beginners get usually frustrated when first use BIM for designing plumbing, but please do not be worried. When you gain more experience with BIM, your plumbing design, when you cannot quit it. Kasi pag alam mo na yung paano siya gawin, mas na mo-motivate ka kasi maganda tingnan yung yung design mo. Sa gaya na sinabi ni Sir Aris, kung kahapon diniscuss yung about electrical, yung sa plumbing naman hindi ganun talaga ka-complicated. So parang lalo pa na may demonstration mamaya si Sir Engineer William. So yung yung request lang niya during his demonstration to please pay attention on the screen. But
I guess, Sir Aris, yung host natin is still recording po ng lahat ng demonstration, no? Kasi ibabato din po sa group chat and parang i-upload din po sa ano, sa LMS natin. Opo, para ma-guide natin yung mga participants natin. Para ma-guide. But during the demonstration po, please pay attention po muna sa screen para mas ma-ano natin, maintindihan yung bawat process. So regarding naman po sa ano, sa next topic, we will call on Sir Wilbert, no, to discuss about the anong next topic, Sir Aris? Yung National Plumbing Code, ma'am. The National Plumbing Code, no, to discuss about this one, we will call on Sir Wilbert. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Maribel. Ma'am, naririnig ako? Apo, loud and clear po. Okay. So, good morning po sa inyong lahat, especially sa mga participants. So, we are the plumbing group. I-share namin sa inyo yung mga topic na regarding plumbing po, no? So, yung sa slide po na nakikita nyo ngayon, about dun sa National Plumbing Code of the Philippines. So, kung nakikita nyo po yung screen ko ngayon, ito po yung hawak kong libro ngayon, ano? So, ito po yung Revised National Plumbing Code of the Philippines. So, nandito po lahat na mga requirements, standards with regards to plumbing system. Either water system man yan, or dun sa drainage natin, ano, dun sa sanitary system po natin. So, basahin ko lang po yung nasa slide. So, plumbing standards, mandatory requirements for drainage system. Application of alignment and pitch of pipe with inspection of the horizontal and vertical elevation above and below ground lines, pipe protection and workmanship including studies and of prohibited fittings and dead end in pipe installation. So, dito po sa National Plumbing Code, sinasabi po rito, dapat yung mga pipe po natin ay may example sa drainage po natin, dapat po may mga inclination po ito, may mga grade po siya para tumakbo po yung sa mga drainage po natin, ano yung mga example, yung mga galing po sa mga sink natin, pupunta po siya yan sa mga drainage system. Kailangan po may ano po yan, mayroon pong grade siya para tumakbo po yung tubig po natin, ano. So, ito po, dito po sa ating Plumbing Code of the Philippines, nandito na po lahat. Pipes, materials na gagamitin, sizes, ano pa ba? Yung elements po niya na ginamit, kung 90 degrees ba siya, 45 yung gagamitin mong mga mga elbow. At the same time, ito po yung mga fixtures. Sir Aris, next slide po. So sa water supplies distribution naman, ito yung basic knowledge of the quality of readings of potable water to meet standards of purity including sources, storage, distribution to the building from water main through underwater into independent pipe networks to the different fixtures. So mamaya pag na-discuss i-demonstrate po kasi ni Sir Apps yung ano, Sir William, yung about the environment ng ano, ng plumbing, ano. Doon po, sa plumbing system po kasi natin, meron pong dalawang aspect po yan, ano. Yung water distribution or water system po natin, at saka yun po yung sanitary system po natin, o yung drainage system po natin. So once po naglagay po tayo ng supply ng tubig, kailangan po itatapon din po yan through doon sa drainage system po natin. Yun po yung sistema ngayon. Ngayon, mamimili na lang po tayo with regards to the National Plumbing Code of the Philippines, kung ano po yung gagamitin nating mga fixtures man yan, mga pipes na gagamitin natin with regards sa materials and specification po na plumbing system po natin. Next slide siya. So ito po, yung sa plumbing fixtures naman po, knowledge of all kinds of receptacles used such as, sabi rito, water closets. Ano ba yung mga water closets? Ito po yung mga inuupuan po natin sa mga CR po natin, ano? Kung saan po tayo nagbabawas. So po yung mga water closets natin. Urinal. O urinal, madalas po sa mga panlalaki po yan nakikita, no? Na ihian. Bathtub. Sa mga, yung mga modern na pong mga bahay ngayon, may mga bathtub po yan. Wash basin.
wash tray bidet, slope sink, and similar fixtures, sabi po rito. Definition of location conductors, ventilation, including requirements on swimming pools and roof extension. Kasama po yan sa mga plumbing fixtures. Babasahin ko lang po dito sa chapter 4 ng Plumbing Code of the Philippines, ano, about dito sa plumbing fixtures, yung material general requirements, kasi mahalaga po ito. Quality of fixtures. Plumbing fixtures shall be manufactured of dense, durable, non-absorbent materials and must have smooth, impervious surfaces free from unnecessary concealed fouling surfaces, except as permitted elsewhere in this code. All fixtures shall conform in the quality and design to nationally recognized application standards and to the approved standards acceptable to administrative authority. So, may mga requirements po, lalo na po sa materials na gagamitin po natin, sa design po natin. So, sa environment po naman ng plumbing, I will turn over the mic to Sir William, kung ready na siya. William, for the demonstration na po. Stop sharing po muna po. Okay, Sir Will, okay ka na, okay na tayo. While we are waiting for Engineer William, siguro po, i-download na po muna yung ano, yung kanina na nakasend sa chat box natin while we are waiting for Sir Will, ano? Okay. Sir Aris, nagsiset up na lang daw muna sandali si ano, si Sir William. Pa-download na lang daw muna yung mga participants. Please po, download na lang muna yung sample na structural plan na binigay ni Sir William.